Magkaroon ng sariling negosyo. Tip number 1, tukuyin ang iyong kinahihiligan. Tip number 2, subukan sa maliit na puhunan. Tip number 3, pag-aralan ang diskarte. Tip number 4, pagbutihin ang pagpapatakbo. Higit sa lahat, Biz Tips at iba pa sa The 700 Club Asia. Susunod na! Sa dami ng expenses ngayon, parang di na sapat ang umasa sa sweldo lang. Para naman sa mga gustong magretiro ng maaga, may pension nga pero bitin pa rin daw. Kaya hamon ng mga entrepreneurs, magnegosyo na. Do you want to put up a business but don't know where to begin? Our featured entrepreneurs today will show you the right way. Let's start with the sweet success of Chef Hasset Goh. Hi, I'm Chef Hasset Goh of MedChef Homemade Cakes, Pastries, and Desserts. And this is bread pudding creme brulee. It's one of our best seller. Katakam-takam na iba't ibang uri ng cakes at desserts ang pangunahing bentahin ng MedChef dito sa Quezon City. Bawat panghimagas at tinapay ay may personal touch ni Chef Hasset Goh, ang pinakabatang pastry chef sa Pilipinas. Ang baon lang ni Chef Hasset noon ay pangarap na naging sangkap para sa matamis na tagumpay. Isang hamak na taga-probinsya lang, tapos bigla nakagawa na ng pangalan dito sa Manila. Payak lamang ang pamumuhay ng pamilya ni Hasset sa Mindanao. Dahil hiwalay ang mga magulang, ang kanyang ina ang mag-isang nagtaguyod sa kanilang tatlong magkakapatid. Kaya din ako napunta sa culinary or sa pagluluto dahil din kay Mama. Sa kanya ako unang natutong humawak ng harina, asukal, paano magluto sa kawali. Paglalako ng panghimagas sa kapitbahay, maging sa mga opisina ang kanilang hanap buhay. Sa bawat luto ng ina, umuusbong sa puso ni Hasset ang pangarap na maging chef. Sa katunayan, sa tuwing darating ang kanyang kaarawan, siya na mismo ang naguhurno ng sarili niyang cake. Diskarte, sipag at sikap ang ilan lamang sa mga aral na itinuro ng ina ni Hasset para mapaganda ang kanilang buhay. Masaya. Nag-e-enjoy ako sa ginagawa ko, sa kakabake ko araw-araw. Sa tingin ko, may marami akong pwedeng magawa na kakaibang recipe na naman. Ang daming nagsisink in sa utak ko na balang araw makakagawa ako ng ganito. Nang matapos ng high school, pursigido si Hasset na mag-aral sa culinary school. Sa tingin ko rin na medyo napapagod na yung mom ko sa kakatrabaho, di ba, para lang sa amin. So inisip ko, ano yung pinakamabilis na pwede agad ako kumita. Ngunit hindi sapat ang kinikita ng ina para mapunan ng 75,000 pesos na tuition fee. Kung kaya't lumipad si Hasset sa Maynila para humingi ng tulong sa kanyang ama na ilang taon nang hindi niya nakikita. Parang feel ko kasi ayon ng papa ko dun sa pinili kong course eh. Parang gusto niya ibang kurso na lang, wag lang yung pagluluto. Bigla na lang siya nawala. May iniwan lang siya ng pera para lang siguro sa allowance ko. Pero wala din pang tuition. Gaano man kapait ang sitwasyon, ang paghingi niya ng tulong sa Diyos ang siyang naging sandata niya sa matinding kalungkutan. Wala talaga ibang kakapitan kundi siya lang talaga. Siya, si God lang talaga yung nakausap ko gabi-gabi. Sobrang napapasalamat ako kasi hindi talaga niya ako pinapabayaan. Naglakas loob si Hasset na makiusap mismo kay Henny Sison, isang sikat na culinary chef at nagmamay-ari ng eskwelahan, na maaantala muna ang kanyang pagbabayad sa matrikula. First time ko siya na-meet, at hindi ko inasahan na papayag siya, tsaka sobrang bait niya. Sobrang saya ko nun. Dahil magastos ang kurso, ipinagsabay ni Hasset ang pag-aaral at pagtatrabaho bilang crew sa isang fast food restaurant para sa kanyang allowance. Lagi akong tulala sa gabi, hindi ako makakatulog kasi iniisip ko, ano naman kaya bukas, binibilang ko yung mga pamasahe ko. Wala talaga ibang kakapitan kundi siya lang talaga. Siya, si God lang talaga yung nakausap ko. Ano ang magiging bunga ng mga dasal ni Hasset? Itutuloy natin ang kanyang kwento maya-maya. Alam mo, Felici, yung nangyari kay Hasset, napakahirap yung sitwasyon na yun, no? Mm-hmm. But because he went through that, something in his character changed. Uh-oh. You know, yung dependence niya sa Panginoon, yung pagsikap niya to want to finish this course. And look at him now. Hindi pa yan finished product. The Lord's not done with him yet. Mm-hmm.
Minsan, yung mga paghihirap o pagsubok na dinadaanan natin, yun mismo ang nagiging sanhi ng ating paglapit sa Panginoon, di ba? And you could see na parang you could see that the Lord was really a father to him who at that time seemed not to have a father, no? Tama. Abangan nyo ang iba pang kwento ng pagsisimula at pag-unlad sa pagbabalik ng The 700 Club Asia. Susunod! Lumalakas yung benta ko na mas malaki pa sa regular na kinikita ko sa hospital. Ang usapan namin, we will not be into a business na hindi kami kumbinsido. Itong mga kung sinasabi niyong failure, actually lessons lang siya. Abangan ang kanilang kwento sa pagbabalik ng The 700 Club Asia. Bata pa lang, nagbe-bake na ng sariling birthday cake itong si Hasset Go. Sa paglaki ay pinangarap niya maging ganap na chef. Pero dahil kapos sa pera, doble ang pagsisikap at walang sawa ang pagdarasal niya. Paano kaya makukompleto ang mga sangkap para sa matamis na tagumpay ni Chef Hasset Go? Alamin natin. Lagi akong tulala sa gabi, hindi ako makakatulog kasi iniisip ko ano na naman kaya bukas. Binibilang ko yung mga pamasahe ko. Wala talaga ibang kakapitan ko, di siya lang talaga. Siya, si God lang talaga yung nakausap ko. Nagbunga ang pananampalataya ni Hasset sa Diyos. Ang kanyang panalangin ay tinugon ng Panginoong Jesus sa pamamagitan ng isang kaibigang misyonero sa Canada, kamag-anak sa Australia, mga kaklase sa Henny Season at half-sister sa ama. Sila ang sumugod sa kanyang matrikula at mga pangangailangan ng siya'y namalagi sa Maynila. At makalipas ang 6 na buwang pag-aaral, ay agad siyang nagtrabaho bilang pastry chef sa isang fine dining restaurant. Masinop na inipon ni Hasset ang natatanggap na sweldo. Makalipas ang 5 taon, nagbitiw siya sa trabaho para tahakin ang pagnenegosyo. Gamit ang ilang baking tools, inilalako niya ang mga homemade pastries sa hospitals, sa mga kaibigan, at minsan kinukuha pa siyang tagaluto sa okasyon. Talagang hindi madali, no? Kailangan mo talagang maliskate. As long as pwede akong kumita ng pera na malinis naman ang trabaho, walang problema. Ang kaibigan niya si Jason ang isa sa naging masugid na customer ng kanyang mga cakes. At di kalaunay, siya na mismo ang nagbebenta nito sa kanyang mga kaopisina. Masarap nung nakatikim ako nung cakes na gawa ni Hasset. So sabi ko, oh, potential to. Habang nagbebenta ako nun sa office, kinakagat ng mga kasamahan ko. Tapos at napansin ko rin nun, lumalakas yung benta ko na mas malaki pa sa regular na kinikita ko sa hospital. Di kalaunay, nagbitiw din si Jason sa trabaho bilang medical technologist. Yung tinignan ko, yung mga kasamahan ko doon na 20 years na nasa serbisyo, wala silang sariling kotse, wala silang sariling bahay, nangupahan pa rin sila. Pag titignan ko to, yung dadaanan ko, pareho ng dinadaanan nila, edi 20 years from now, ganun din yung magiging buhay ko. Kaya sabi ko ganun, mag-iba na ako na from employment, nag-shift talaga ako from business. Mula sa kapital na 50,000 pesos, nasimula ni na Chef Hasset at Jason ang negosyong bake shop. Doon nabuo ang pangalan ng kanilang store na MedChef mula sa pinagsamang medical at chef. Matinding paghihigpit ng sinturon ang ginawa ng dalawa para mapaikot lang ang puhunan. Kasama na dito ang magkahalong puyat, pagod at pawis sa initan, maibenta lamang ang mga pastries. Mga tao, lahat pinupuna ka, ano ba yan? Delivery boy, ginaganon nila ako. Pero alam mo yun, pasok lang dito, labas sa kabila, tinatawanan ko lang yun. Ginawa ko yun in a challenge way. In a good way, in a positive way. Hindi ako basta-basta na di-discourage pag sinabihan ng tao, ganyan. The more nila ako di-discourage, the more ako magpupursige, the more ako mas aayusin ko yung trabaho ko, mas lalo akong nakapag-create ng mas masasarap na mga recipes. Unti-unti din nilang nasungkit ang bituin ng kanilang mga pangarap nang kinalaunay, naging supplier sila ng mga pastries sa coffee shops. Hanggang sa nasarapan yung daming kumukuha sa amin ng mga coffee shop, hanggang sa dumami sila doon, nakaipon kami, so naka-invest kami ng mga matinong mesa na, upuan, pati higaan. Tapos in 1 year time, nakapag-invest na kami ng van. So yun yung parang sabi ko, ito na parang naramdam ko na tuloy-tuloy na to. Tapos lahat ng kita ko, percentage of it, no, nagbigay ako dun sa church. Naimbitahan pa sila sa mga TV shows, nailathala sa mga periodiko, at kamakailan lang ay tumanggap ng parangal bilang World Class Asian Star Achievers Awardee for Young Entrepreneur. Talagang celebrity chef na nga maituturing si Hasset at ang business partner niyang si Jason. Proud na proud ako at pasalamat talaga ako sa Diyos. Lahat-lahat talaga. Kasi si God talaga ang na-work lahat. Meron talaga siyang marating dahil yung ano talaga siya, hardworking na bata ba. Kaakibat ng mga pagpapalang natatamo
ay ang pagpapatawad ni Hasset sa ama. Welcome. Sobrang yun ang inaantay ko. Siguro sobrang saya ko na nun. Pag isang araw, pumunta siya dito, bibisitahin niya ako. At siguro simple lang naman ako, makita ko lang sa kanya na proud siya sa akin. Kung makakausap ko na siya. Wala ko ibang sasabihin kundi salamat pa dahil sa'yo na nakuha ko or nakamit ko itong lahat, yung mga pangarap ko sa buhay. Tunay na kapag pinagsama-sama ang sangkap ng pananampalataya, sipag at tiyaga, ang resulta, masarap na rekado ng tagumpay. Felici, kita mo yung puso ni Hasset. What a thankful heart. He thanks the Lord. He thanks his mom. He even thanks his dad. Yes. Even if his dad's not around, what a thankful person. Yes, and he expressed his thanksgiving also by I caught it there that he also gives it back to the Lord. Yes. Diba? Whatever, a little portion of what he earns, he gives it back to the Lord. And what really struck me, Peter, yung talagang naano talaga ako was makikita mo dalawang napakagwapong binata, you know? Pero hindi lang sa labas yung ganda nila, nasa loob din dahil sa kanilang pagiging mapagkumbaba. Oo, no, the humility in the way they approached their passion, you know, yung talagang kahit daw ano na sila, discouraged na sila, you know, they just keep on going doing what they love to do. And we all know that the Lord exalts those who are humble. Tama, Felici. Uh-huh. And great things have small beginnings. Correct. Ganda. We've got more expert advice and inspiration from startup entrepreneurs when we return. Kaya, stay with us. Susunod. Kapag pumasok ka sa isang ganyang business, lahat ng areas ng business mo, hindi mo dapat talaga katatamaran. Sino yung gusto mong market? Sino yung target market mo? Lagi ko itinuturo sa kanila, huwag ma-hold up ng kliyente. At abangan, singers Isay Alvarez at Trisha Amper Jimenez. Producers na rin. Kung may naisang puso.